Let's start the second day of our Bible seminar with our prayer. Ngayon po simulan na natin yung ikalawang session ng ating Bible seminar sa pamamagitan po ng ating panalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created heavens and earth, thank you so much for giving us this wonderful chance to study your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Today also we have gathered here in order to listen to your word in your presence. Ngayon po nagkatipon-tipon kami ngayon dito upang sama-samang makinig ng iyong salita sa iyong harapan. Please open our spiritual eyes and please open our spiritual ears so that we can clearly understand your word. Pakiusap, buksan mo po yung aming espiritual na mata at yung aming espiritual na tenga upang malinaw po naming maunawaan ang iyong salita. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makakating sa pagkakilala ng katotohanan. That's why you allowed us to conduct a Bible seminar here. Kaya nga po ipinahintulot mo na magkaroon kami ng Bible seminar sa lugar na ito. Today also, from the beginning of this Bible seminar to the end, the Holy Spirit is with us and working us. Mula po sa umpisa hanggang sa matapos ang Bible seminar na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Tignan po natin sa ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Unang Tesalonika, chapter 2, verse 13. Okay, babasahin ko po. Na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tinatumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos nang inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Okay, from yesterday, we are studying this Bible together. Simula po kahapon, pinag-aralan po natin itong Biblia. As I said yesterday, when we study this Bible, when we listen to the Word of God, our mind, our heart is very important. Gaya nga po na sinabi ko kahapon, kapag tayo ay nakikinig at tumadalo sa Bible seminar na ito, yung ating puso at yung ating pag-iisip ay napakahalaga. Yeah, as I said yesterday, if the cup upside down, we cannot feel the water inside the cup. Gaya po ng sinabi ko kahapon na kung yung baso ay nakataob, siya ay hindi malalagyan ng tubig. When you open your mind, you can understand that this Bible is really God's Word. Kung bubuksan po ninyo yung inyong kaisipan, mauunawaan po ninyo na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Here, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, the people who are staying in Thessalonica, they were really ready to listen to the Word of God. Dito po sa talatang binasa natin, yung mga taga-Thessalonica, sila ay mayroong bukas na pag-iisip na tanggapin yung salita ng Diyos. Because according to this Bible, when you receive the Word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the Word of man, but as it is in truth, the Word of God. Na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Although you are listening to the same message, according to your mind, the result will be different. Kaya kahit po na nakikinig kayo sa isang mensahe, ngunit kung ano po yung kalagayan ng inyong pag-iisip, iba-iba rin po yung inyong magiging pagkaunawa. If you open your mind and then incline your ear to the Word of God, you will realize really important things. Kaya kung bubuksan po ninyo yung inyong kaisipan at ikikiling yung inyong pandinig sa salita ng Diyos, mauunawaan po ninyo yung mga mahalagang mga bagay. But if you just think this word as a word of man, nothing will happen. Ngunit kung sa palagay po ninyo ay yung salita ng Diyos ay salita lamang ng tao, walang anuman yung mangyayari sa inyo. That's why, please open your heart and incline your ear to the Word of God so that you can clearly understand this Bible is really true and God's Word. Kaya pakiusap po, buksan po ninyo yung inyong puso at buksan po ninyo yung inyong mga mata nang sa gayon ay maunawaan po ninyo kung ano po yung katotohanan na nasa Biblia. According to the Matthew chapter 11 verse 15,
he who has ears to hear, let him hear. Sabi po sa Mateo chapter 11 verse 15, ang may pandinig ay makinig. Yeah. So, through this passage, how you are listening is very important. And then, you should incline your ear to the word of God. Kaya sa pamamagitan po nito, napakahalaga na ikiling yung inyong pandinig at buksan yung puso para sa pakikinig ng salita ng Diyos. And Jesus also said, Luke chapter 8 verse 18, therefore, take heed how you hear. Sinabi rin po ni Jesus sa Lucas chapter 8 verse 18, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Yeah, how you are listening to the word of God will decide your salvation after we finish this Bible seminar. Kaya kung paano kayo nakikinig ng salita ng Diyos na habang nakikinig ng Bible seminar na ito, ito po yung magtatakda kung kayo ay magkakaroon ng kaligtasan pagkatapos ng ating Bible seminar. Okay, let's open the Bible, Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Buksan po natin yung ating Biblia sa Mateo chapter 7 mula verse 13 hanggang 14. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Okay, babasahin ko po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Yeah. According to this passage, we can understand there are two kinds of gates. One is wide gate and the other is narrow gate. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, mauunawaan po natin na mayroong dalawang klase ng pintuan. Yung isa ay maluwang, yung isa naman ay masikip. What is the difference, these two, the gates? Kaya ano po yung pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pintuan na ito? According to this passage, wide gate leads to the destruction. And many people, they are entering to this wide gate. Kaya sinabi po na yung maluwang na pintuan, patungo ito sa kapahamakan at maraming mga tao yung nagtutungo doon. But narrow gate leads to the life. And then only few people, they are seeking this narrow gate. Ngunit yung makipot na pintuan ay patungo sa buhay at kakaunting tao lamang yung nakakatagpo niyon. Yeah, wide gate leads to destruction. Yung maluwang na pintuan patungo sa kapahamakan. So, what do you want? Do you want to enter this wide gate? Kaya ano pong gusto ninyo? Gusto niyo po bang pumasok dito sa maluwang na pintuan? Bible says, many people they are entering this wide gate instead of the narrow gate. Sabi po ng Biblia na maraming tao yung pumapasok doon sa maluwang na pintuan at sila ay napupunta sa kapahamakan. But narrow gate, this leads to life. And only few people, they are seeking this narrow gate. Ngunit yung makipot na pintuan, patungo ito sa buhay at kakaunting tao lamang yung nagtutungo doon. Yeah. So, you need to think about which way is right in front of you. Kaya kailangan po ninyong pag-isipan na mabuti kung ano yung pintuan na nasa harapan ninyo. According to the Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Sabi po sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Many people, they are believing in God, or so they are attending to the church on every Sunday. Marami pong tao, sila ay pumupunta sa simbahan at sila po ay naniniwala sa Diyos tuwing Linggo. But Bible says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ngunit sinabi po na hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, this is really serious problem. Although you are believing in God and then you are attending to the church continuously, but if you cannot enter eternal heaven, why are you believing in God? Kaya malaking problema po ito na kahit na napupunta tayo sa simbahan tuwing Linggo at tayo ay naniniwala sa Diyos, ngunit kung hindi tayo sigurado sigurado sa ating kahihinatnan, anong kabuluhan ito? Yeah. So Matthew chapter 7 verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Sinabi pa po, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? We should know this Bible is talking about the believers.
Kailangan po nating malaman na yung talatang ito, tinutukoy dito yung mga mananampalataya. Who will call Jesus as their Lord? Believers or unbelievers? Sino po ba yung mga tao na tatawag sa Panginoon ng Panginoon kung hindi yung mga mananampalataya o yung mga hindi mananampalataya? Believers. Believers, although they are believing in God, Bible says not everyone will enter the kingdom of heaven. Mananampalataya, ngunit sinabi po dito na hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. According to the John chapter 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinabi po sa John chapter 3 verse 3, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Although you are believing in God and attending to the church on every Sunday, but if you are not really saved through the word of God, you cannot enter heaven. Ngunit kahit na kayo ay naniniwala sa Diyos at pumupunta sa simbahan tuwing Linggo, ngunit kung hindi kayo ligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi kayo papasok sa langit. Yeah, here in this verse 22, have you not prophesied in your name? Who will prophesy in Jesus' name? Sabi po, nagpropesiya kami sa iyong pangalan. Sino po ba yung nagpo-propesiya sa pangalan ni Jesus? Pastors or evangelists, the servant of God, yeah, they will prophesy in Jesus' name. Kaya yung mga lingkod ng Diyos kagaya ng mga pastor o kaya naman ng mga evangelist. And cast out demons in Jesus' name also. At sila rin ay nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. And also have done many wonders in Jesus' name. At sila rin ay gumawa ng maraming mga makapangyarihang gawa sa pangalan ni Jesus. But verse 23 says, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ngunit sinabi po ni Jesus, at kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yeah, they did all these things in the name of Jesus Christ. They cast out demons and they prophesied in Jesus' name and even they done many wonders in Jesus' name. Kaya sila po ay gumawa ng maraming mga gawa sa pangalan ni Jesus, gumawa sila ng makapangyarihang gawa, sila ay nagpalayas ng demonyo at nagpropesiya. But when they stand before Jesus Christ, they were rejected by Jesus. Ngunit nung sila ay tumayo sa harap ni Jesus, sila ay itinanggi ni Jesus Kristo. Yeah, I never knew you. Depart from me. Hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin. If it is you, what do you think? Is it okay for you? Kung ikaw ito, okay lang ba sa'yo na mangyari ito? Yeah, you served God for your life. And then you did a lot of things in the name of Jesus Christ. Ikaw ay naglingkod sa Diyos sa iyong buhay at marami kang ginawa para sa Diyos. You thought you will enter eternal heaven. Inisip mo na pupunta ka sa langit. But Jesus said, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ngunit sinabi sa iyo ni Jesus, hindi kita kilala kailanman, lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng kasamaan. That's why through this Bible seminar, we must examine our faith, whether it is true or not. Kaya nga po sa pamamagitan ng Bible seminar na ito, kailangan po nating suriin yung ating sarili kung ito ba ay tunay o hindi. According to 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself as to whether you are in the faith. Sabi po sa ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo yung inyong mga sarili. Yes, we must examine our faith according to the word of God. Kailangan po nating suriin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let me give you an example. If you look at Acts chapter 10, there is the story of the one man whose name was Cornelius. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Doon po sa Gawa chapter 10, meron pong isang tao na naglilingkod sa Diyos. Yung pangalan po niya ay Cornelio. He was a centurion of the Italian regiment. Siya po ay centurion sa pulutong na tinatawag na Italiano. According to Bible, he was a devout man and he feared God always and also he gave alms generously to the people and he prayed to God always. Sinabi po ng Biblia na itong lalaki na ito ay taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos at naglilimos sa maraming mga tao at laging nananalangin sa Diyos. When you read this passage, you may understand Cornelius is very sincere and faithful. Kaya kung mababasa po ninyo ito, mauunawaan po ninyo na si Cornelio ay isang sincero at tapat. But if you read this Acts chapter 10, later you may know this Cornelius was not saved yet. Ngunit kung babasahin po ninyo ito ng patuloy, malalaman po ninyo na si Cornelio ay hindi paligtas. Yeah. Although he was a devout man, he feared God, he gave alms to the people, he prayed to God always,
Yeah, when we look at all these things, he looks like a good believer. Kaya si Cornelio ay taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, nagbibigay ng limos sa maraming mga tao at nananalangin sa Diyos. Kaya kung titignan natin siya, siya ay sincero at tapat. But unfortunately, he was not saved yet. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay hindi paligtas. Because God sent an angel to the house of the Cornelius to invite Simon Peter who will deliver the true gospel. Dahil nagsugo po yung Diyos ng isang anghel kay Cornelio upang ipasugo si Simon Pedro upang ipangaral yung ebanghelyo sa kanila. Acts chapter 11 verse 13 and 14, babasahin ko po. Kanyang sinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay na nagsasabi, "Magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo." Yeah, here. Send men to Joppa and call for Simon, whose surname is Peter, who will tell you word by which you and all your household will be saved. Magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Yeah, so Cornelius invited the Simon Peter, and then Simon Peter delivered the true gospel. That's why all the household of the Cornelius, they were saved. Kaya po pinatawag po niya si Simon na tinatawag na Pedro at pagkatapos ipinangaral po niya yung salita ng Diyos. Although you are attending to the church for a long time, but if you didn't have a chance to listen to the true gospel, you cannot be saved. Kaya kahit na matagal na kayong dumadalo ng simbahan at kayo ay naniniwala sa Diyos ng matagal ng panahon, ngunit kung hindi pa po ninyo naririnig yung tunay na ebanghelyo, kung gayon hindi pa kayo ligtas. Yeah, you need to think it carefully why Jesus said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven." Kailangan po ninyong pag-isipan ng mabuti kung bakit sinabi ni Jesus na hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yeah. Hebrews chapter 11 verse 6 says, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who has comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Yeah. Those who come to God, he must have the faith. Kaya yung mga lumalapit sa Diyos, dapat siyang merong pananampalataya. Yeah. So, through this Bible seminar, please think about what is the right faith according to the Bible. Kaya sa pamamagitan po ng Bible seminar na ito, suriin po natin, alamin natin kung ano po yung tamang pananampalataya ayon sa Biblia. Our faith must be based on the truth. Yung ating pananampalataya ay dapat na nakabase sa katotohanan. As we learn, this truth means fact. Kagaya po ng ating natutuhan, yung ibig sabihin po ng katotohanan na ito ay facts. So in order to testify whether this Bible is really true or not, We need so many evidences. Kaya para mapatunayan na ang Biblia ay katotohanan at ito ay totoo, kinakailangan po natin ng maraming mga ebidensya. How can we believe whether this Bible is really true or not? Paano po tayo maniniwala na ang Biblia ay katotohanan o totoo o hindi? Yeah. As we learned yesterday, Deuteronomy chapter 18, two kind of things. Number one, through the evidence. Gaya po ng sinabi ko kahapon, sa pamamagitan po ito ng dalawang bagay. Pinakauna po, ebidensya. So, there are scientific evidences and also archaeological, historical evidences. Kagaya po ng scientific evidences, archaeological, at historical evidences. Today, we are going to think about historical and archaeological evidences. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung mga ebidensya na archaeological at historical. Yeah, number one is Garden of Eden. Pinakauna po dito yung halaman ng Eden. Okay, let's open our Bible. Genesis chapter 2 from verse 8 to 14. Tingnan po natin sa Genesis chapter 2 mula po verse 8 hanggang 10. Genesis chapter 2 from verse 8 to 14. Babasahin ko po.
Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula roon nahati at naging apat na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon na siya ang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Havila na dooy may ginto at ang ginto sa lupain iyon ay mabuti. Mayroon doong bedelyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Kus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris na siyang umaagos sa silangan ng Assyria at ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Yeah, according to this Genesis chapter 2, there are a story about the Garden of Eden. Kaya ayon po dito sa Genesis chapter 2, nandito yung kwento patungkol sa halamanan ng Eden. Many people, they think the story of the Garden of Eden, this is the mythological story, not real history. Marami pong tao yung nag-iisip na yung halamanan ng Eden ay mitolohiya lamang o kwento-kwento at hindi tunay na kasaysayan. But I can clearly say to you, there is no any mythological story in the Bible. In the Bible, there is only the true history. Ngunit sinasabi ko po sa inyo na wala pong mitolohiya sa Biblia, yung lahat po ng nakasulat sa Biblia ay tunay na kasaysayan. Bible is the history of the mankind in God's view. Yung Biblia po ay kasaysayan ng tao ayon sa paningin ng Diyos. Yeah, there is the beginning of the history and also there is the end of the history in the Bible. Meron pong pasimula ng sangkatauhan at meron namang katapusan ng sangkatauhan sa harap ng Diyos. Yeah. So, we will find out whether the story of the Garden of Eden is the real history or mythological story. Kaya aalamin po natin kung yung halamanan ng Eden ay tunay na kasaysayan o hindi. You may know the story what happened in the Garden of Eden. Marahil alam po ninyo kung ano yung nangyari doon sa halamanan ng Eden. Yeah, according to the Genesis chapter 3, there in the middle of the Garden of Eden, there were two kind of trees. The tree of the life and also tree of the knowledge of good and evil. Sa Genesis chapter 3, meron pong nasa gitna ng halamanan ng Eden, meron pong dalawang klase ng puno doon. Yung una, punong kahoy ng buhay, at yung ikalawa naman, punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. God commanded Adam, you can freely eat all the fruit of the Garden of Eden. Sinabi po ng Diyos kay Adan, malaya kang makakakain sa lahat ng bunga, sa lahat ng punong kahoy na nasa halamanan ng Eden. But God only prohibits the one fruit, which is the fruit of the knowledge of good and evil. Ngunit ipinagbawal po ng Diyos yung isang bunga, ito po yung bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Yeah. God commanded, you shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. In the day you eat of it, you shall surely die. Sinabi po ng Diyos, huwag mong kakainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama dahil sa oras na kainin mo iyon, tiyak na mamamatay ka. But in the Garden of Eden, there was a Satan appeared as the appearance of the serpent. Ngunit doon po sa halamanan, nandoon si Satanas at nagpakita siya bilang ahas. And then, serpent tempted Eve. If you eat the fruit of knowledge of good and evil, you will become like a God. At tinukso nung Satanas, nung Diablo, si Eva at sinabi po niya, kung kakainin mo yung bunga, ikaw ay magiging kagaya ng Diyos, magiging matalino ka. So, the woman, Eve, was deceived by the serpent and she ate the fruit of the knowledge of good and evil. Kaya po si Eva ay nadaya nung ahas at pagkatapos, kinain po ni Eva yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. And also she gave it to her husband, Adam. At binigyan din po niya yung kanyang asawa na si Adan. Both of them, they ate this fruit of the knowledge of good and evil. Kaya pareho po sila, kinain nila yung bunga. But God said, you shall not eat. In the day you eat of it, you shall surely die. Ngunit sinabi po ng Diyos, huwag mo itong kakainin dahil sa araw na kainin mo iyon, tiyak na mamamatay ka. But if you read this Genesis chapter 3, you may know, Adam and Eve, physically, they did not die. Pero kung babasahin po natin yung Genesis chapter 3, makikita po natin na si Adan at Eva hindi sila namatay physically. Because Adam lived until 930 years old. Dahil si Adan, nabuhay pa po siya ng hanggang 930 years. But what was dead when Adam and Eve ate the fruit of knowledge of good and evil? Ngunit ano po ba yung namatay kina Adan at Eva nung kinain nila yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama?
That's the Spirit. Ito po yung Espiritu. Yesterday, we learned about the Spirit, right? According to the Genesis chapter 1, verse 26 and 27, we were created according to the image of God, which is the Spirit. Kaya kahapon po napag-aralan natin yung patungkol dito sa Espiritu doon sa Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 27, na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. But when Adam and Eve, they ate the fruit of the knowledge of good and evil, the Spirit was dead. Ngunit nung kinain po ni Adan at Eva yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, yung kanilang espiritu ay namatay. Yeah. According to Ezekiel chapter 18, the souls who sins shall die. Sabi nga po sa Ezekiel chapter 18, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yeah. After Adam and Eve, they ate the forbidden fruit, the knowledge of good and evil, they were driven out from the Garden of Eden. Kaya pagkatapos pong kainin ni Adan at Eva yung ipinagbabawal na bunga, sila po ay pinalayas doon sa halamanan. Yeah, this is the story of the Garden of Eden. Ito po yung kwento ng halamanan ng Eden. So we will find out whether it is the real history or not. Kaya aalamin po natin kung ito ba ay tunay na kasaysayan o hindi. Yeah. You should know, Garden of Eden is not a mythological story. This is the historical fact. Kaya kailangan po nating malaman na ang halamanan ng Eden ay hindi mitolohiya, kung hindi ito po ay kasaysayan, tunay. As you read the Genesis chapter 2, there were four rivers: Pison, Gihon, Tigris, and Euphrates. Gaya po na binasa natin kanina, sa halamanan ng Eden, merong apat na ilog, yung Pison, Gihon, Tigris, at Euphrates. You may, among these four rivers, these two rivers, Tigris and Euphrates, these two rivers will be familiar with you. Yung dalawa po sa apat na ito, yung Tigris at Euphrates, familiar po yung dalawang ilog na ito sa inyo. Because these two rivers, this is the origin of the Mesopotamia. Dahil yung dalawang ilog na ito, ito yung original na Mesopotamia. Yeah, Mesopotamian civilization. That is the first civilization by the human. Yung Mesopotamian civilization, ito po yung pinakaunang sibilisasyon sa kasaysayan ng tao. And these two rivers, Tigris and Euphrates, still flowing in Iraq. At yung dalawang ilog na ito, yung Tigris at Euphrates, hanggang ngayon ay umaagos pa ito doon sa Iraq. Yeah, human history studied in the Mesopotamia according to the world history. So, when we compare the history of the Bible and then human history, it is exactly same. Kaya sa Mesopotamia, nandoon yung pinakaunang sibilisasyon ng tao at ito ayon po iyon sa kasaysayan ng buong mundo at ayon naman sa Biblia, yung nakasulat dito sa Genesis, halos magkapareho lamang. Yeah. And first river, Pison, and second river, Gihon, two rivers disappeared because the land was changed completely. At yung Pison at yung ilog na Gihon, ito po ay nawala o naglaho dahil po sa pagbabago ng lupain. Yeah. Before there was a Garden of Eden, but according to the Bible, the Garden of Eden received the judgment by God and then it went down underground according to Ezekiel chapter 31. Kaya ayon po sa Biblia, yung halamanan ng Eden pagkatapos na magkasala ni Adan at Eva, sinumpa iyon ng Diyos. Nilubog niya sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ayon nga ito, doon po sa Ezekiel chapter 31. The Garden of Eden was located at in the Middle East. Yung halamanan po ng Eden ay matatagpuan sa Middle East. Because Tigris and Euphrates River, two rivers are flowing in Iraq. Iraq is located at the Middle East. Dahil yung ilog po ng Tigris at Euphrates, nandoon sila sa Iraq at yung Iraq naman, matatagpuan siya sa Middle East. So, Garden of Eden was not in the heaven. Garden of Eden was placed in this world, which is in the Middle East. Kaya yung halamanan po ng Eden ay wala sa langit, kung hindi sa mundong ito, nandoon po sa Middle East. Yeah. This is the map of Iraq. This is Tigris River and this is Euphrates River. Kaya ito po yung Tigris at ito naman yung ilog ng Euphrates. Meron po ba ebidensya? Yeah, there is the evidence, right? Two rivers, as the Bible says, Genesis chapter 2, Tigris River, Euphrates River, still existing.
Kaya meron pong ebidensya yung ilog ng Tigris at Euphrates, magpahanggang ngayon, ito ay umaagos pa doon sa Iraq. Yeah. So, this is the location of the Garden of Eden. Kaya ito po yung lokasyon ng halamanan ng Eden. According to the Space Shuttle Columbia in November 1918, they took a picture using the radar. So they found the trace of old river under the desert. Kaya ito po yung Space Shuttle Columbia noong 1981 at nakita po nila doon sa ilalim ng desierto yung mga bakas ng mga tuyong ilog. Because long time ago, there was a big river and then it was covered by the desert. Dahil matagal na panahon na yung lumilipas, meron pong malaking ilog at ito ay natabunan ng desierto. Yeah. So inside the cave in the desert, we can see this kind of drawings. Doon po sa mga kuweba na nasa desierto, makikita po natin yung mga ganitong drawings. Before it became the desert, there were so many animals. Bago po naging desierto yung lugar na iyon, marami pong mga hayop doon. And there was also river. That's why some people, they are riding boat. At meron din pong mga ilog, kaya naman merong lalaki na namamangka. So, Pison, Gihon, Tigris, and Euphrates. Through this four river, we can understand Garden of Eden is the real history. Kaya sa pamamagitan po ng apat na ilog na ito, yung Pison, Gihon, Tigris, at Euphrates, makikita, malalaman po natin na totoo yung halamanan ng Eden. There is one more evidence. In the Garden of Eden, it was full of the giant trees and so many kinds of animals. At meron pa pong ebidensya doon po sa halamanan na iyon, marami pong mga malalaki at maraming mga hayop at punong kahoy. Where are they? Nasaan po sila? Yeah, like this. Giant tree. If you go to the California, there is the sequoia tree. The height is more than 120 meters. Kaya doon po sa California, kagaya ng punong kahoy na ito, matatagpuan po ito doon sa Sequoia Park na malalaking mga punong kahoy, yung taas po niya ay nasa 120 meters. But this kind of giant trees and animals, so many kind of animals, they went down on the ground. Ngunit yung mga malalaking punong kahoy na ito doon sa halamanan at maraming mga hayop, sila po ay lumubog sa ilalim ng lupa. Yeah, Ezekiel chapter 31 verse 18. You too will be brought down with the trees of Eden to the earth below. Sabi nga po sa Ezekiel chapter 31 verse 18, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kaliwalatian at sa kadakilaan, ibababa ka nakasama ng punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Yeah. So, all the trees and then animals, they went down on the ground and it became the oil, crude oil. Kaya yung lahat po ng mga hayop, maraming mga hayop at malalaking mga punong kahoy, sila po ay pumunta sa ilalim ng lupa at sila ay naging crude oil. Nowadays, more than 70% of oil is producing in the Middle East. Sa panahon po natin ngayon, nasa higit 70% ng lahat ng langis sa buong mundo ay naiaangkat sa Middle East. This is the very clear evidence of the Garden of Eden. Kaya isa po ito sa pinakamalinaw na ebidensya ng halamanan ng Eden. If there was not the Garden of Eden in the Middle East, we cannot find this kind of so much amount of the oil. Kung wala pong halamanan ng Eden doon sa Middle East, hindi po tayo makakatagpo ng ganitong karami ng mga langis. Yeah, many countries, they import the oil from the Middle East. Kaya marami pong mga bansa yung nag-aangkat ng langis mula sa Middle East. Because so many kind of the trees and animals, they went down and it became the oil. Dahil marami pong mga punong kahoy at maraming mga hayop yung pumunta sa ilalim at sila ay naging crude oil. This is Persian Gulf. And then you can see here, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait. Ito po yung Persian Gulf at nandito po yung mga bansa na Kuwait, Iran at Iraq. So they are producing the oil. This is the red triangle. This is the oil production site. Kaya sila po ay kumukuha ng langis at ito po yung kanilang production site. This is the evidence. Ito po yung ebidensya. Okay, look at this video clip. Middle East, ugitnang silangan.
Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit, totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titingnan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may apat na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula roon nahati at naging apat na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Batan, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. Can you believe the Garden of Eden is a real history? Kayo ba ay naniniwala na ang halamanan ng Eden ay tunay na kasaysayan? Yes, of course. There is very clear evidence. Siyempre po, dahil mayroong malinaw na ebidensya. Yeah, Garden of Eden, it is not a mythological story. This is the real history. Yung halamanan ng Eden ay hindi mitolohiya kung hindi isa itong tunay na kasaysayan. Yeah. We need to think about John chapter 3. Kailangan po nating pag-isipan yung sa Juan chapter 3. From verse 1 to 3. Mula po verse 1 hanggang 3. Okay, let's open the Bible. John chapter 3 from verse 1 to 3. Buksan po natin yung ating Biblia sa Juan chapter 3. Mula po verse 1 hanggang 3. Babasahin ko po. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, "Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos." Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Yeah. One night, Nicodemus, one of the Pharisees, that visited the Jesus. Isang gabi po si Nicodemo ay binisita po si Jesus. Nicodemus, he knew who is Jesus. And then he wanted to ask really important questions. Si Nicodemo po, kilala niya kung sino si Jesus at nais po niya na magtanong ng mahalagang bagay sa kanya. But Jesus also knew who is Nicodemus. Ngunit alam na rin po ni Jesus kung sino si Nicodemo. Yeah. In case of the Pharisee, from their childhood, they are learning the Bible. And then, they are also teaching the Bible. Para po sa mga Fariseo, mula pa man sa pagkabata, sila po ay nag-aaral na ng Biblia at sila rin po ay nagtuturo ng Biblia. But when Jesus said, verse 3, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Ngunit sinabi po ni Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." At the first time, Nicodemus, he was not able to understand what does it mean. Noong una po ay hindi nagawa ni Nicodemo na maunawaan yung talatang ito. So, he only think this word physically.
Kaya inisip po niya na inunawa niya yung salita na ito na ayon ito sa physical. So if you look at verse 5, verse 4, Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Kaya sabi po niya sa verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Nicodemus, he could not understand what does it mean, what Jesus said. Si Nicodemo, hindi po niya naunawaan kung ano po yung ibig sabihin nito, kung ano yung sinabi ni Jesus. Yeah, like this, many people who are believing in God, and also, some people like Nicodemus, he is teaching the Bible, but he does not know what is the meaning of the being born again. Kaya kagaya po nito, maraming tao yung naniniwala sa Diyos na kagaya ni Nicodemo at sila rin ay nagtuturo, ngunit hindi po nila alam kung ano yung ibig sabihin ng ipinanganak na muli o born again. Jesus is talking about our spirit. Tinutukoy po ni Jesucristo yung ating espiritu. As we learned in the Garden of Eden, since Adam and Eve committed sin, their spirit was dead. Gaya po ng ating napag-aralan doon sa halamanan ng Eden, pagkatapos nakainin ni Adan yung bunga, yung kanilang espiritu ay namatay. Yeah, Adam became the sinner since he committed sin. Si Adan po ay naging makasalanan simula nung kinain niya yung bunga. Sinner means dead spirit. Ibig sabihin po ng makasalanan ay patay yung kanyang espiritu. Yeah. Jesus said, "In the day you eat of it, you shall surely die." Sinabi po na sa araw na kainin mo iyon, tiyak na mamamatay ka. When the Adam and Eve, they ate the fruit of the knowledge of good and evil, their spirit was dead. Kaya nung kinain po ni Adan at Eva yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, yung kanilang espiritu ay namatay. That's why Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga po sinabi ni Jesus, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Our spirit must be born again through the Word of God. Yung ating espiritu ay kailangan na maipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, Jesus said, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Sinabi nga po ni Jesucristo, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tao ay ipanganak sa espiritu at sa tubig, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. When you are really born again, you will have the eternal life. Kapag kayo po ay naborn again o naipanganak na muli, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then you can enter the eternal heaven. At kayo ay makakapasok sa walang hanggang langit. Yeah. The purpose of this Bible seminar yesterday, I told you, is to get the eternal life. Kaya gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, yung layunin ng Bible seminar na ito ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. Through this Bible seminar, we must be born again. Sa pamamagitan po ng Bible seminar na ito, kailangan na tayo ay maipanganak na muli. Yeah. And there is another historical story, which is the Noah's Flood and Noah's Ark. At meron po pong isang kwento, ito po yung tungkol sa daong ni Noe. Yeah. According to Genesis chapter 6, in the days of Noah, people, they became corrupt and they were very wicked. Ayon po sa Genesis chapter 6, nung mga panahon na ito, yung mga tao ay naging mga masama at sila ay puro kasamaan. Yeah, the earth also was corrupt before God and the earth was filled with violence. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. They killed others and they steal the money and they committed a lot of sins. Sila ay pumapatay ng tao, nagnanakaw, at gumagawa ng maraming kasalanan. What about nowadays? Paano naman sa panahon natin ngayon? I think there are much more sin rather than in the days of Noah. Sa palagay ko po, mas maraming kasalanan ngayon kaysa sa panahon ni Noe. That's why God said, "I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and the bird of the air." Kaya nga po sinabi ng Diyos, "Kaya't aking lilipulin ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid." In the days of Noah, Noah was a righteous man. He was a just man. Sa harapan po ng Diyos, si Noah, ay siya ay taong matuwid at walang kapintasan. That's why God told His plan to Noah and then God commanded Noah to make a Noah's Ark. Kaya nga po inutos ng Diyos kay Noah na kay Noe na gumawa siya ng daong. This is Noah's Ark. Ito po yung daong ni Noe.
And then this is the size, 300 cubit, 50 cubit, and 30 cubit. At ito po yung kanyang sukat, 300 by 50 by 30 cubit. So, 1 cubit is around 45 centimeter. So, 300 cubit can be converted 138 meters, almost 140 meters. Kaya yung isang cubit, ito po ay nasa 45 centimeters. At pagkatapos, i-convert natin ito sa meter, ito ay 138, halos 140 na. Yeah, the length is longer than football playground. Kaya yung haba po niya, mas mahaba pa sa playground ng football. So, this North Ark was able to contain all kinds of animals. Kaya po nagawa ng daon na ito na maglaman ng lahat ng uri ng mga hayop. And also, while Noah was making the Noah's Ark, he preached the Word of God. At si Noah, habang siya ay gumagawa ng daong, ipinangaral din niya yung salita ng Diyos. This world will be destroyed by the water judgment. So you must repent your sin and enter the Noah's Ark. Yung mundong ito ay mawawasak sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos, kaya kayo ay magsisi at pumasok sa daong na ito. If you look at this picture, animals, they are entering the Noah's Ark according to the God's word. Kung titignan po natin dito sa larawan, yung mga hayop, pumapasok sila doon sa daong ayon sa salita ng Diyos. But Noah preached the word of God, although Noah preached the word of God for a long time, but people in the days of Noah, they didn't listen. Kaya kahit po na nangangaral si Noah ng napakatagal na panahon, ngunit marami pong tao yung hindi nakinig sa kanya. Yeah. That's why, although God gave them the enough chance to enter the Noah's Ark, only Noah's family entered the Noah's Ark. Kaya kahit po na nagbigay ng sapat na pagkakataon yung Diyos para sa mga tao, ngunit tanging pamilya lamang ni Noah yung pumasok doon sa daong. Other people, they didn't have any interest. Yung ibang mga tao, wala silang interes. Yeah. According to Matthew chapter 24, before Noah entered the Noah's Ark, the people, they were eating, drinking, marrying and giving in marriage. Ayon po sa Mateo chapter 24, sa panahon ni Noe, sila ay kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa. Yeah, they only focused on the physical things. Sila ay nakatuon lamang sa kanilang physical na buhay. Nowadays, it is also same. Many people, they are busy for their physical life. Sa panahon natin, gayon din naman, marami pong tao yung abala sa kanilang physical na buhay. Yesterday, we learned about the parable of the foolish rich man according to Luke chapter 12. Kahapon po napag-aralan natin yung talinihaga patungkol sa mayamang hangal doon sa Lucas chapter 12. He only focused on the material things. Itinoon lamang niya yung kanilang isip, yung kanyang isip sa mga material na bagay. But he did not prepare anything for his spirit. Ngunit wala siyang anumang inihanda para sa kanyang espiritu. That's why God said, "You fool, tonight I will take your spirit." Kaya nga po sinabi ng Diyos, "Ikaw na hangal, sa ngayong gabi ay kukunin ko ang iyong kaluluwa." Yeah. The rich man, he is really foolish because he did not prepare anything for his spirit. Kaya yung mayamang hangal po ay napakahangal dahil hindi po siya nagtuon ng pansin para sa kanyang espiritu. In the days of Noah, the people also, they were same. They only focused on their physical life. At maging yung mga tao sa panahon ni Noah, sila ganun din naman sila. Nagtuon lamang sila ng pansin sa kanilang physical na buhay. What about the people in nowadays? If you are trying to invite them to attend this Bible seminar, many people, they don't have any interest. Paano naman po sa panahon natin kung tayo ay mag-iimbita sa Bible seminar na ito, maraming pong tao yung walang interest. Yeah, they will reject your invitation. Tatanggi sila doon sa imbitasyon. But if you invite them to attend birthday party, yeah, they are willing to join. Ngunit kung iimbitahan natin sila sa isang birthday party, gustong-gusto nilang pumunta. Because there is delicious food and then they will be happy. Dahil meron pong masarap na pagkain at sila ay magiging masaya. But we should know which is much more important in our life. Pero dapat po malaman natin kung ano po yung mas mahalaga sa ating buhay. Our physical life, just 70 or 80 years. Yung ating physical na buhay, aabot lamang ito ng hanggang 70 or 80 years. But what about your spirit? Ngunit paano naman yung inyong espiritu? Your spirit lives forever. Yung inyong espiritu ay mabubuhay magpakailanman. Yeah, walang hanggang buhay. So, where do you want to spend your eternity? Kaya saan po ninyo nais gugulin yung inyong buhay na walang hanggan? Noah preached the word of God, but people, they did not listen to the God's word, and then they didn't enter Noah's Ark.
Kaya ipinangaral po ni Noe yung salita ng Diyos, ngunit maraming tao yung hindi nakinig sa salita ng Diyos at hindi sila pumasok doon sa daong. Although God gave them the enough chance, but they did not listen. What will be the result? Kahit po na binigyan sila ng Diyos ng sapat na pagkakataon, ngunit hindi sila nakinig, at ano po yung naging resulta nito? Yeah, after Noah entered Noah's ark, God shut the door. And then from that time, the windows of heaven opened. And then the great fountains of the great deep were broken up. Kaya pagkatapos po na pumasok ni Noe doon sa daong, isinara ng Diyos yung pintuan ng daong, at pagkatapos, bumukas yung langit at umulan, at bumukas yung mga bukal sa ilalim ng tubig sa lupa. There was the raining 40 days and 40 nights. Nagkaroon po ng ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. As a result, all the mountains covered by the water. At bilang resulta, yung lahat ng mga bundok sa mundong ito ay natabunan ng tubig. So, all other living creatures, the bird, the animals, the creeping things, all they were destroyed by the water judgment. Kaya yung lahat po ng mga hayop na gumagapang at maging yung mga ibon, lahat po sila ay namatay dahil po sa paghatol sa tubig. Genesis chapter 7 verse 23. Genesis chapter 7 verse 23. Okay, babasahin ko po. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid, sila'y nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Yeah, all living things on the earth, they were destroyed from the earth. Kaya yung lahat po ng mga tao at yung mga hayop, sila po ay nalipol. Only Noah and those who were with him in the ark remain alive. Tanging si Noe at yung kanyang mga kasama lamang yung natira. Yeah. So, this is the result. Those who don't believe in the word of God, they were destroyed by the water judgment. Kaya ito po yung naging resulta, yung mga tao na hindi naniwala sa paghuhukom ng Diyos sa tubig, sila ay nalipol. But Noah's family, yeah, they were remained and then they were safe. Ngunit yung pamilya ni Noe at siya, sila ay nabuhay, natira sila. And Noah's ark rested in the mountains of the Ararat. At yung daong naman ni Noe, ito ay sumadsad sa mga bundok ng Ararat. So we will check whether this Noah's ark, Noah's flood, is the real history or mythological story. Kaya susuriin po natin kung ito bang daong ni Noe ay tunay na kasaysayan o ito ay isang mitolohiya lamang. So there are several questions about Noah's flood. Marami pong mga tanong patungkol sa daong o sa pagbaha sa panahon ni Noe. Number one, according to the Genesis chapter 8 verse 4, Noah's ark was rested on the mountains of Ararat. Ayon po sa Genesis chapter 8 verse 4 na yung daong daw ay sumadsad doon sa mga bundok ng Ararat. First question, does the mountain Ararat really exist? Kaya pinakaunang tanong, talaga bang nandoon yung daong ni Noe? Have you ever heard about Mount Ararat? Nakarinig niyo na po ba yung tungkol sa bundok na ito? Maybe you may be familiar with the Mount Narayat in Pampanga. Marahil po mas familiar kayo doon sa Arayat na nasa Pampanga. Yeah, hindi Arayat. According to the Bible, it is the Ararat, Mount Ararat in Turkey, Eastern Turkey. Kaya ito po ay bundok ng Ararat doon po sa Eastern Turkey. Yeah. This is the Turkey and Iraq. Yeah, there is the Mount Ararat. The height is 5,162 meters. Kaya yung taas po niya, 5,600 meters. So, it is very high mountain. That's why top of the mountain always covered with the snow and ice. Napakataas po ng bundok na ito, kaya naman yung tuktok ng bundok ay palaging nababalutan ng yelo. If you go to the Eastern Turkey, you can see this Mount Ararat. This is the real, true mountain. Kaya kung pupunta po kayo doon sa Turkey, makikita po ninyo itong bundok na ito at ito ay talagang nandoon. And question number two, is there Noah's ark on the Mount Ararat? At ikalawang tanong, talaga bang nandoon yung daong? Yeah. Many people, they climbed Mount Ararat and they took a picture. And then, yeah, they found Noah's ark. Marami pong tao yung umakyat doon sa bundok at nakita po nila na nandoon talaga yung daong at kumuha sila ng mga larawan. This man, the French demolition engineer, Fernando Navarra.
Ito po ay isang French demolition engineer na si Fernand Navarra. He also climbed the mountain Ararat and found Noah's Ark. Siya rin po ay umakyat doon sa bundok ng Ararat at natagpuan po niya yung daong. And he brought some part of the wood and sent it to the laboratory center. According to the result, it is proved this wood more than 5,000 year old. Kaya kumuha po siya ng sample na kahoy doon sa daong at pagkatapos ipinasuri po niya sa tatlong magkakaibang laboratorio at napatunayan na yung tanda ng kahoy ay nasa higit 5,000 years old na. Yeah, there is Noah's Ark in the mountain Ararat. Kaya nandoon po yung daong ni Noah sa bundok ng Ararat. And question number 3, where did the water come from? At ikatlong tanong, saan nang galing yung tubig? According to Bible, Genesis chapter 1 verse 7, we should know when God created the earth at the first time, the environment was different from nowadays. Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 7, kailangan po natin malaman na nung nilikha po ng Diyos yung langit at ang lupa, yung mundong ito, yung kapaligiran ay talagang ibang-iba sa panahon natin ngayon. There was the water layer above the sky at the first time. Noong una, meron pong kalawakan, meron tubig doon na nakabalot sa ating mundo doon sa kalawakan. Yeah, this water layer protect all the harmful rays from the sun. Kaya yung lahat po ng mga nakakasakit o delikado na mga sinag na delikado sa mga tao, pinoprotektahan po tayo nito sa pamamagitan ng tubig. Yeah, like this. This water layer protect the earth and the animals and the humans. Kaya sa pamamagitan po ng water layer na ito, pinoprotektahan tayo nito mula sa sinag ng araw. So it was a best condition for the animals and then living creatures before this water layer destroyed. Kaya pinakamagandang condition po ito ng panahon para po sa lahat ng mga nilikha. But in the days of Noah, this water layer fall down. Ngunit sa panahon po ni Noah, yung tubig na ito ay bumagsak. So, nowadays, if you look at the fossil, you can understand how was the climate before the Noah's flood. Kaya kung titignan po natin yung mga fossil, malalaman po natin yung klima noon ay talagang magkaiba sa panahon natin ngayon. This is the fossil of the dragonfly, almost 1 meter. Ito po yung fossil ng isang tutubi, nasa 1 meter yung kanyang laki. Have you ever seen the 1 meter dragonfly? Nakakita na po ba kayo ng tutubi na ganito kalaki? Nowadays, very small, less than 10 centimeters. Sa panahon po natin ngayon, nasa 10 centimeters lamang iliit. Before the Noah's flood, yeah, there were so many fossils. Cow, 9 meter, shrimp, 2 meter, yeah, butterfly, 56 centimeter, cockroach, 30 centimeter. Kaya sa panahon po natin ngayon, maraming nang nakita na ganitong fossil, kagaya po ng baka na nasa 9 meters, yung butterfly 56 meters at yung ipis 30 centimeters. Yeah, man also 4 to 5 meters. At magiging laki ng tao nasa 4 hanggang 5 meters. Yeah. Can you imagine this size of the cockroach, 30 centimeter? Kaya naisip nyo po ba ito, yung ganito kalaking ipis na 30 centimeters? Total, 3.5 meter. Yung pagong, 3.5 meters. What about the grasshopper? Ano naman yung tibaklong? Man also, yeah. 4 meter. This is the footprint of the man. How is big? Kaya ito po yung bakas ng paa ng isang tao kung gaano ito kalaki. Yeah. This size, look at how many meters? Maybe 3 to 4 meters. Kaya yung laki po niya nasa 3 hanggang 4 meters. And also there were dinosaurs. At noong mga panahon ding iyon, nandoon yung mga dinosaur. There are so many fossils. Marami din pong mga buto. So if you look at the lifespan, according to the Bible, before the Noah's flood, people lived more than 900 years. Kaya ayon po sa Biblia, sa panahon bago po sa panahon ni Noah, yung mga tao, yung haba ng kanilang buhay ay umaabot ng 900 years. Yeah, Adam 930 years, Noah 950 years. Si Adan umabot yung kanyang buhay ng 930 years, si Noah 950 years. But after the Noah, the lifespan is decreased so much.
Ngunit pagkatapos sa panahon ni Noe, yung buhay ng tao ay umigsi ng husto. Because the water layer was destroyed. Dahil yung tubig na bumabalot sa mundo ay nawasak. Yeah. And where is the water now? In the days of Noah, all the earth covered by the water. Kaya tanong naman, nasaan na yung tubig? Sa panahon ni Noe, nung umulan, napakadaming tubig yung nasa mundo. But where is the water? Ngunit ngayon, nasaan na yung tubig? According to the Job chapter 37, verse 9 to 10, from the chamber of the south comes the whirlwind and cold from the scattering wind of the north. By the breeze of God, ice is given, and the broad waters are frozen. Mula sa silid nito, ang ipo-ipoy nanggagaling at ang ginaw mula sa nagngangalat na mga hangin sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay binibigay ang yelo at ang malawak na tubig ay mabilis na namumuo. Yeah. God made the ice through the cold wind. Kaya nilikha po ng Diyos yung yelo sa pamamagitan ng malamig na hangin. That's why North Pole and South Pole, it is covered by the iceberg. Kaya nga po yung North Pole at South Pole, nababalot po ito ng yelo. Like this. This iceberg thickness average 2,005 meters. So the thick one almost more than 4,000 meters. 4 kilometers thickness. Kaya yung kapal po ng yelo na ito umaabot ng 2,500 meters at yung pinakamakapal naman nasa 4,000 meters. Yeah, according to the scientist, if all this iceberg melting down, sea level will be much higher than now. At ayon po sa mga scientist, kapag natunaw yung mga yelo na ito, tataas ng husto yung level ng ating tubig dagat. That's why the many cities will be under the water the later. At pagkatapos, maraming mga siyudad yung malulubog sa tubig. Yeah, and also God made the depths of the sea and the store of the water. At nilikha din po ng Diyos yung mga kalaliman sa ilalim ng dagat. So there are so many evidences. Is there any other evidence on the flood? At meron pa bang ibang ebidensya? Yeah. If you go to America, there is the Grand Canyon. According to the geologist, this Grand Canyon was made by the Great Flood. At ayon po sa mga geologists, doon po sa Amerika, yung kagaya ng Grand Canyon, nalilikha daw ito sa pamamagitan ng napakalaking baha. Yeah. Because of the Great Flood, this shape of the territory was pre-made. Kaya sa pamamagitan po ng napakalaking pagbaha, nabuo yung ganitong klase ng lupa. And this is the Cuenca in Spain, very high place. But you can see this rock was made by the Great Flood. At ito naman po yung Cuenca doon sa Spain at nabuo po yung malaking bato na ito sa pamamagitan ng malaking pagbaha. And there are also so many seashells. At marami din po mga seashells doon. Yeah, fossil of the seashells. Ito po yung mga fossil ng mga seashells. And this is the Bolivia sea level 3,500 meters above. At ito naman po yung Bolivia. At yung taas po ng lugar na ito ay 3,500 meters above sea level. There is the salt flat. Meron po doong salt flat o asin. There is no sea. So how this salt flat was made? Walang dagat dito, kaya paano nabuo yung salt flat na ito? Yeah, in the days of Noah, all the earth covered by the water. And then, after water disappeared, yeah, this salt flat was made. Sa panahon po ni Noe, nabalot yung mundo ng tubig at pagkatapos nung nawala na yung tubig, natira yung tubig doon sa Bolivia, kaya naman nabuo yung salt flat. Okay, look at this video clip. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe
at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kaligitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa 20th siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matuntun ang sikretong kinaroroonan ng daong Ninoy. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya nagsumikap ako magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktual at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang taong ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan na mahabang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito, ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na parabang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio. At ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. Through this evidence, we can also believe Noah's flood is real history. Sa pamamagitan po ng ebidensya na ito, maniniwala tayo na ang daong ni Noe ay tunay na kasaysayan. Yeah. Through this Noah's flood, we should receive important lessons why God recalled this history in the Bible. Sa pamamagitan po nito ng daong ni Noe, kailangan na makatanggap tayo ng mahalagang aral kung bakit po isinulat ng Diyos yung bagay na ito o yung kwento na ito dito sa Biblia. What was the result when the people in the days of Noah, they disobeyed to the God's word? Ano po yung resulta doon sa mga tao na patuloy na sumuway sa salita ng Diyos? They were destroyed by the water judgment. Sila ay nawasak sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig. Yeah. Through this history, we also should receive important lessons. Kaya sa pamamagitan po ng kasaysayang ito, kailangan ay makakuha tayo ng mahalagang aral. According to the 2 Peter chapter 3, verse 6 and 7, sabi po sa ikalawang Pedro chapter 3 mula po verse 6 hanggang 7, babasahin ko po. Nasa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Yeah, by which the world that existed perished being flooded water. In the days of Noah, this world was destroyed by the water judgment. Kaya sa panahon po ni Noe, yung mundong ito ay nagunaw at nawasak sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig. And verse 7, but the heavens and the earth which are now preserved by the same word are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Ngunit sa pamamagitan din ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Bible says, there will be another judgment
which is the fire judgment. Kaya sabi po ng Biblia, meron pang susunod na paghukom. Ito po yung paghuhukom sa apoy. Yeah. And this fire judgment will be accomplished in the end of aging. At mangyayari po yung paghuhukom sa apoy na ito sa katapusan ng huling panahon. According to the Bible, we should remember we are living in the end of aging. Ayon po sa Biblia, tandaan po natin na tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng huling panahon. Maybe tomorrow we will study the what will be the sign in the end of aging. Kaya marahil po bukas, pag-aaralan po natin yung mga tanda sa katapusan ng huling panahon. When we look at these signs in the end of aging, it is really sure we are living in the end of aging. Kaya kung makikita po natin yung mga tanda na ito, malalaman po natin na sigurado na na tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng huling panahon. But first, we should understand, if you really believe this Noah's flood is real history, you can also believe this fire judgment also true. Ngunit una, kung kayo po ay maniniwala dito sa daong ni Noe na ito ay tunay na kasaysayan, kung gayon, maniniwala din naman kayo na totoo yung paghuhukom sa apoy. In the days of Noah, the people, they were destroyed by the water judgment. Sa panahon po ni Noe, yung mga tao, sila ay nawasak sa pamamagitan ng paghuhukom sa tubig. In our age, there will be the fire judgment. At sa panahon po natin, magkakaroon ng paghuhukom sa apoy. If the people in the days of Noah, if they listen to the God's word, they would enter the Noah's ark. Yung mga tao po sa panahon ni Noe, kung sila ay naniwala sa salita ng Diyos, sila rin naman ay papasok doon sa daong. And they could be survived. At sila ay makakaligtas. Nowadays, it is also same. Why the people, they shall be destroyed? Gayun din naman po sa panahon natin, bakit po ba yung mga tao, sila ay mawawasak? Because they don't listen to the God's word. Dahil hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. If you listen to the God's word carefully, you can be saved. And then if you are saved, you will be caught up before this fire judgment. Kaya kung kayo ay maingat na makikinig sa salita ng Diyos at kung kayo ay maliligtas, kung gayon, kapag kayo ay naligtas, kayo ay kukunin ng Diyos bago pa mangyari yung paghuhukom sa apoy. There is actual the fire judgment in the according to the Bible, Genesis chapter 19. Doon po sa Genesis chapter 19, meron pong halimbawa nung aktual na paghuhukom sa apoy. According to Bible, the Sodom and Gomorrah was destroyed by the fire judgment. Ayon po sa Biblia, yung bayan ng Sodoma at Gomorrah, nawasak ito dahil doon sa paghuhukom sa apoy. But nowadays, it is not necessary to send the fire from the heaven because the man already prepared so many fire. Ngunit sa panahon po natin, hindi na po imposible na umulan ng apoy mula sa langit dahil yung tao gumawa na ito ng maaring makapaglikha ng apoy. Which is the nuclear bombs. Ito po yung mga nuclear bombs. If it is exploded, according to the scientists, these nuclear bombs can destroy the Earth more than 100 times. Ayon po sa mga scientists, kapag sumabog po yung lahat ng mga nuclear bombs na ito, yung ating mundo ay mawawasak ng 100 beses. Yeah. America, Russia, China, India, yeah. So many countries, they have so many nuclear bombs. Kaya marami pong mga bansa yung gumawa na ng mga nuclear bombs kagaya ng Amerika, India at Russia. According to the Ezekiel chapter 38, yeah, there is the last war. It was prophesied. Kaya doon po sa Ezekiel chapter 38 na iprophesya po doon na magkakaroon ng huling digmaan. And the Bible says it will be the nuclear war. At sinabi po ng Biblia na ito ay magiging nuclear war. So, it is really sure. This world will be destroyed by the fire judgment. Kaya tiyak po ito na ang mundong ito ay mawawasak sa pamamagitan ng paghuhukom sa apoy. That's why, before this fire judgment, we should be saved. Then we should enter the eternal heaven. Kaya nga po, bago maganap yung paghuhukom sa apoy na ito, kinakailangan na tayo ay maligtas at tayo ay makapasok doon sa walang hanggang langit. Yeah, Sodom and Gomorrah, it was destroyed by the fire judgment. Yung bayan ng Sodoma at Gomorrah ay nawasak dahil doon sa paghuhukom sa apoy. Genesis chapter 19, verse 24-25. Babasahin ko po.
At buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Yeah, the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah. At buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy. Do you know why the city of the Sodom and Gomorrah was destroyed? Alam niyo po ba kung bakit nawasak yung bayan na ito sa pamamagitan ng paghuhukom sa apoy? Because of the sexual immorality. Dahil sa kanilang sexual na immoralidad. According to Bible, in the Sodom and Gomorrah, even there was a homosexual. Ayon po sa Biblia, doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah, mayroong mga homosexual. What about here in the Philippines in nowadays? There are so many gays and lesbians. Paano naman po sa panahon natin ngayon dito sa bansang Pilipinas, maraming mga bakla, tomboy. Yeah, sexual immoralities, adulteries. Kaya sexual na immoralidad at pangangalo niya. That's why God is prepared this judgment, fire judgment. Kaya nga po inihanda ng Diyos yung paghuhukom na ito, yung paghuhukom sa apoy. Yeah, Sodom and Gomorrah also found by the archaeologist. At maging yung bayan na ito ay natagpuan ng mga archaeologists. Yeah, nearby the Sodom and Gomorrah, you can find this brimstone. At doon po sa lugar na ito, makikita po natin yung mga asupre. Yeah. This is the pure sulfur. Ito po ay purong sulfur. So, Sodom and Gomorrah also true history. Kaya po maging yung bayan ng Sodoma at Gomorrah, ito ay katotohanan. This is the location of the Sodom and Gomorrah, nearby the Dead Sea in Israel. Ito po yung kanyang lokasyon, doon po malapit sa Dead Sea sa Israel. And Genesis chapter 11. Genesis chapter 11. From verse 1 to 9. Okay. Mula po verse 1 hanggang 9. Babasahin ko po. Noon, ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon at sinabi nila sa isa't isa, halika kayo, gumawa tayo ng mga tisa at ating lutuing mabuti at ang kanilang bato ay tisa at alkitran at ang kanilang semento. Sinabi nila, halika kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at ang isang tore na ang taloktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang tore na itinayo ng mga tao at sinabi ng Panginoon, tignan ninyo, sila'y iisang bayan at may isang wika at ito'y ipasimula pa lamang ng kanilang mga gagawin. At ngayon ay walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Halika kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya't ang ipinangalan sa pangalan sa lugar na ito ay Babel sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Yeah, according to this Genesis chapter 11, there was only the one language and one speech. Ayon po dito sa Genesis chapter 11, meron lamang iisang wika at magkakatulad yung salita. But nowadays, we have so many foreign languages. Ngunit sa panahon po natin ngayon, marami tayong mga iba't ibang wika. Huh? Why do we came to have so many different languages? Bakit po ba marami tayong wika? According to Bible, yeah, after the Babel Tower, so many different languages divided. Kaya ayon po dito sa Genesis chapter 11, pagkatapos ng Tore ng Babel, nagkaroon na ng maraming mga wika. According to Genesis chapter 11, the people, they had only one language and one speech. Kaya sa panahon po na ito, dito sa talatang ito, yung mga tao, meron lamang silang iisang wika at magkakatulad yung salita. That's why they decided to build up the tower to reach to the heaven.
Kaya sila ay nagdesisyon na sila ay gagawa ng isang tore na aabot hanggang sa langit. And according to verse 4, let us build ourselves a city and tower whose top is in the heaven. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Sinabi nila, halika kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Yeah, it was possible because they had only one language. Kaya posible ito dahil meron lamang silang iisang wika. That's why God confused their language. So, suddenly, they were not able to communicate each other. Kaya naman ginulo ng Diyos yung kanilang wika at bigla na lamang hindi nila maunawaan yung isa't isa. Yeah, for example, from now, if I speak in Korean, maybe you cannot understand what I'm saying. Kaya halimbawa po, kung magsasalita ako mula ngayon ng Korean, hindi po ninyo ako mauunawaan. Yeah. So, this is the reason why the people, they came to have different languages. Kaya ito po yung dahilan kaya yung mga tao ay nagkaroon ng maraming wika. Languages have one root, according to the linguistic scholars. Ayon po sa mga linguistic scholars, meron lamang iisang ugat o pinagmulan yung lengguwahe. So, men scattered, and then they came to have they were changed gradually. Kaya sila, yung tao ay nabago at nagkaroon ng maraming wika. Yeah. Eden Garden was in Mesopotamia. Alaman na ng Eden ay nasa Mesopotamia. Yeah. And also, in Sinar, there was the Babel Tower. At doon naman sa Sinar, nandoon yung Tore ng Babel. Babel Tower was located at Alay in Iraq. Natagpuan yung Tore ng Babel doon sa Alay, Iraq. This is the trace of the Babel Tower. Ito po yung bakas ng Tore ng Babel. Yeah, this is also real history. Isa rin po itong tunay na kasaysayan. Yeah, one blood from the Adam and Eve, his descendant. Kaya mula po sa isang dugo, nagkaroon si Adan at Eva ng mga salinlahi. Okay, let's open the Bible, Genesis chapter 12. Tignan po natin sa Genesis chapter 12. Verse 1-2. Mula po verse 1 hanggang 2. Okay, babasahin ko po. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Okay, from now, 4,000 years ago, God called Abraham. Mula po ngayon, 4,000 years ago na po yung lumilipas, tinawag ng Diyos si Abraham. When God called Abraham, there was no one who seek God. Nung mga panahon na tinawag ng Diyos si Abraham, wala pong sinumang tao yung naghahanap sa Diyos. That's why God called Adam and the God planned to make a one nation through the Abraham. Kaya nga po tinawag ng Diyos si Abraham at yung Diyos po ay nagplano na gagawa ng isang malaking bansa sa pamamagitan ni Abraham. According to this Genesis chapter 12, God called Abraham and promised three kind of things. Kaya ayon po dito sa Genesis chapter 12, nagkaroon po ng pangako yung Diyos kay Abraham. Number one, the land. Yung unang ipinangako, lupain. Which is the land of Canaan. Ito po yung lupain ng Kanaan. Number two, nation. Ikalawa, bansa. Which is the Israel. Ito po yung bansang Israel. And number three, blessing. Ikatlo, pagpapala. God said to Abraham, I will give you blessing. This blessing is the eternal life. Kaya ipinangako po ng Diyos na bibigyan niya si Abraham ng pagpapala. Yung pagpapalang ito, ito yung buhay na walang hanggan. Through the Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Yeah, this is the reason why God chose Abraham among the people. Kaya ito po yung dahilan kaya pinili ng Diyos si Abraham sa lahat ng mga tao. Okay, let me introduce the brief history of Israel.
Kaya sasabihin ko po sa inyo yung maikling kasaysayan ng bansang Israel. Old Testament, actually this is the history of Israel. So if you do not understand history of Israel, it's very difficult to understand this Bible. Yung sa Lumang Tipan po, ito ay sa katunayan, ito ay kasaysayan ng bansang Israel. Kaya kung hindi natin malalaman yung kasaysayan ng bansang Israel, hindi rin naman natin mauunawaan itong Biblia. Yeah, from now 4,000 years ago, God called Abraham as the ancestor of Israel. Mula po ngayon, 4,000 years ago na po yung lumilipas, pinili ng Diyos si Abraham upang maging ninuno ng bansang Israel. Yeah. And God promised three kind of things, right? Land, nation, and blessing. At nangako yung Diyos sa kanya ng pagpapala, ng lupain, at ng bansa. Abraham the begat two sons, Ishmael and Isaac. But Isaac is the promised son. Nagkaroon po ng dalawang anak si Abraham, si Ishmael at si Isaac. At yung ipinangakong anak ng Diyos, si Isaac yun. Yeah. And also, Isaac the begat twins, right? Esau and Jacob. At si Isaac naman, nagkaroon siya ng kambal na dalawang anak na lalaki. Ito si Esau at si Jacob. But Jacob received the inheritance, the blessing. Ngunit si Jacob yung nakatanggap ng pagpapala. And Jacob begat the 12 sons through the 4 wives. At si Jacob naman, siya ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki sa pamamagitan ng 4 na asawa. These 12 sons of Jacob, they became the ancestor of 12 tribes of Israelites. At yung 12 anak na lalaki ni Jacob, sila po yung ninuno ng 12 tribo ng Israel. Among the 12 sons, 11 sons' name was Joseph. He was sold by his brothers as a slave in Egypt. Kaya yung ikalibang 11 anak ni Jacob na si Jose, ipinagbili po siya o ibinenta ng kanyang mga kapatid bilang maging para maging alipin doon sa bansang Ehipto. At the first time, the Joseph experienced a lot of the difficulties. Noong una po si Jose ay nakaranas ng matinding kahirapan doon sa Ehipto. But around 13 years later, he became the prime minister, governor in Egypt. Ngunit pagkalipas ng 13 taon, siya ay naging governor doon sa bansang Ehipto. Yeah, because of the Joseph, all his family members transferred from Israel to the Egypt. Kaya dahil dito kay Jose, yung buong pamilya ni Jose ay pumunta doon sa Ehipto at doon sila nanirahan. At the first time, they lived well. They treated well. Noong una po ay maayos yung kanilang yung pakikitungo sa kanila. But after Joseph died, new Pharaoh, new king appeared, and then he made all the Israelites as a slave. Ngunit pagkatapos na mamatay ni Jose at lumitaw yung panibagong hari sa Ehipto, ginawa po niyang alipin yung lahat ng mga Israelita. From that time, Israelite, they had a slavery life in Egypt for 400 years. At simula po dito, naging alipin yung mga Israelita sa loob ng 400 years. Yeah. This is the Joseph sold by his brothers as a slave in Egypt. Kaya ito po si Jose na binenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin. But later, he became the prime minister, governor. Ngunit kalaunan, siya ay naging prime minister o gobernador. And then his brothers met the Joseph and then came to know he became the governor. At pagkatapos nakilala ni Jose yung kanyang mga kapatid, at siya ay nalaman nila na siya ay gobernador na. Yeah. But they transferred and then later after Joseph died, the Israelite, they became slaver, and then they have a slavery life in Egypt for 400 years. Kaya naman lumipat yung buong pamilya ni Jose doon sa Ehipto at kalaunan sila ay naging alipin sa loob ng 400 years. According to the Exodus chapter 2, Israelite, they cried out to God. Ayon po sa Exodus chapter 2, yung mga Israelita, sila ay dumaing sa Diyos dahil sa pagkaalipin. And their cry came up to God. At yung kanilang daing ay nakarating sa Diyos. And God sent Moses. At isinugo ng Diyos si Moises. After showed the 10 plagues in Egypt, finally, the Egyptian king Pharaoh allowed Israelite to leave. At pagkatapos po na maipakita yung 10 salot, at pagkatapos nito ay pinalaya ng Pharaoh yung mga Israelita. God brought Israelite in front of the Red Sea, but they were not able to cross the Red Sea.
Naglakbay sila at nakarating sila sa harap ng Red Sea, ngunit hindi sila makatawid dahil nga doon sa dagat na pula. But when Moses prayed to God, God divided the Red Sea. Ngunit nung nanalangin si Moses sa Diyos, hinati ng Diyos yung dagat na pula. And Israelites, they were able to cross the Red Sea. At pagkatapos, yung mga Israelita, nagawa nilang makatawid doon sa dagat na pula. Yeah. Look at this video clip. Yes, this is Red Sea crossing, Exodus. Kaya ito po yung tinatawag na Exodo, yung pagtawid sa dagat na pula. Yeah, as you can see in the video clip, Israelites, they crossed Red Sea. After that, Egyptian soldiers, they are following. But the sea covered them and then they were destroyed. Gaya po ng inyong nakita, yung mga Israelita tumawid sila doon sa dagat na pula at sumunod yung mga kawal ng Ehipto at pagkatapos sila itinabunan ng tubig dagat. So we will find out whether this Red Sea crossing is the real history or not. Kaya aalamin po natin kung ito bang pagtawid sa dagat na pula ay tunay na kasaysayan o hindi. Okay, this is the Exodus route, how the Israelites cross the Red Sea. Kaya ito po yung naging ruta ng mga Israelita kung paano sila tumawid sa dagat na pula. This is the place, the Israelite, where Israelite crossed the Red Sea from the Nueva Egypt to Saudi Arabia. At ito po yung pinagtawiran ng mga Israelita mula doon sa Nueva Egypt patungo doon sa Saudi Arabia. Because there is the big space and where Israelites can stay. Dahil mayroong malawak na lugar doon sa lugar na ito kung saan tumawid yung mga Israelita. Israelite, only from above 20, the men,
more than 600,000 people, so including the children and old people and then women, it will be more than 2 million. Yung bilang po ng mga Israelita, nasa 600,000 na mga lalaki nasa edad 20 pataas, ngunit kung isasama yung mga lalaki ay yung mga babae, yung mga matatanda at mga bata, nasa 2 million yung kanilang bilang. And yeah, this is the Nueva Egypt. As you can see here, there is the land breaching from the Nueva Egypt to Saudi Arabia. Other area is very deep. They were not able to cross. Kaya ito po yung Nueva Beach. Kung makikita po ninyo, sa lugar na ito, parang meron siyang tulay na lupa doon sa ilalim ng dagat. At sa ibang parte naman, malalalim na kaya hindi sila pwedeng tumawid doon. But this place, there is the land breaching. So when the strong wind blows, the water divided and then the land appear. Kaya naman meron ditong tulay na lupa at nung dahil sa malakas na hangin, nung humihip yung malakas na hangin, nahati yung tubig at nakita yung lupa. That's why Israelites, they were able to cross this place. Kaya nagawa po ng mga Israelita na makatawid sa lugar na ito. Yeah, this is the crossing route. Kaya ito po yung kanilang pinagtawiran. And this is the drawing, the Israelite, when they had a slavery life in Egypt. At ito naman po yung mga larawan kung saan alipin yung mga Israelita. This is the real history. Ito po ay tunay na kasaysayan. And if you go to the Cairo Central Museum in Egypt, you can find the 25 the mummies of the pharaohs. At kung pupunta tayo doon sa Cairo Museum sa Ehipto, makikita po natin yung mga mummy o labi ng mga 25 na hari o pharaon doon sa Ehipto. And 10 experts, they investigated which king is the which is the king who followed the Moses and then was drawn in the Red Sea. At meron pong 10 eksperto yung nagsiyasat kung sino bang hari o faraon yung sumunod kila Moises at namatay na lunod doon sa dagat na pula. This is the mummy of the ordinary mummy. The skin color is dark brown and nose, ears, everything is normal. Ito po yung itsura ng isang normal na mummy. Yung kanyang kulay ay dark brown at yung kanyang tenga at ilong ay normal. But if you look at this mummy, it is different from other mummies. The skin color looks white and then covered with salt. Ngunit yung isa pong ito ay naiiba sa lahat ng mga mummy. Yung kanyang kulay ng balat at puti ay puti at nababalot ng asin yung kanyang balat. And his ear was bitten by the fishes. At yung kanyang tenga ay kinagat ng isda. So 10 experts conclude this Merneptah was the king, Pharaohs who followed Moses and was drawn in the Red Sea. Kaya napagalaman ng 10 eksperto na itong si Merneptah, siya yung hari na sumunod kila Moses at nalunod doon sa dagat na pula. And also according to his monument, it is proved at his times all the Israelites they left Egypt. At ayon din po sa kanyang monumento na sa panahon niya, yung umalis yung lahat ng mga Israelita sa Ehipto. And nowadays, if you search under the Red Sea, you can find so many the coral leaf covered chariot hill. At sa panahon po natin, kung titignan natin sa ilalim ng dagat na pula, makakakita tayo ng mga ganitong klase ng mga gulong ng karwahe na nabalutan ng corals. And this is the book written by the Grant Jeffrey, The Signature of God. At isa po itong libro na isinulat ni Grant Jeffrey, The Signature of God. He investigated the route of the Red Sea crossing. Siniyasat po niya yung naging ruta sa pagtawid sa dagat na pula. And when the Israelites they were staying in the wilderness, they left so many the inscriptions. At yung mga Israelita habang sila ay nasa ilang, nasa paglalakbay, nag-iwan sila ng maraming mga tanda. They engraved some letters and drawing on the rock. Sila ay nagsulat o nagdrawing sa mga bato. Yeah. This is example of the Sinai inscription. Kaya isa po itong halimbawa sa tinatawag na Sinai inscription. And according to this verse, the wind blowing, the sea dividing in two parts, they pass over.
At sabi po dito, yung malakas na hangin ay humihip, pagkatapos yung dagat ay nahati sa dalawang bahagi at sila ay tumawid. So, Red Sea Crossing is real history. Kaya yung pagtawid sa dagat na pula ay tunay na kasaysayan. Okay, I will show you one more video clip. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Moeller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the seafloor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. This is not ordinary corals. This is the coral leaf covered chariot wheels. Hindi lamang po ito ordinaryong corals, kundi isa po itong gulong ng karwahe na nabalutan ng corals. Yeah, you can understand this is the artificial structures, not the ordinary natural the corals. Kaya maunawaan po natin na ito po ay hindi natural na corals, kundi unnatural. It's a 90 degree angle, a right angle between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. Yeah. So there is a very clear evidence. Nowadays, if you search under the Red Sea, you can find this kind of coral leaf covered chariot wheels. Kaya isa po itong tunay na ebidensya. Kung sasaliksikin po natin ito, makikita po natin yung ganito na yung gulong ng karwahe, tinubuan siya ng corals. Today, we learned about so many historical evidences. Garden of Eden, Noah's Flood, and also Tower of Babel, and also Sodom and Gomorrah, and the Red Sea Crossing. Kaya ngayon po na pag-aralan po natin yung mga bagay na ito sa halamanan ng Eden, sa baha, sa pagbaha sa panahon ni Noe, yung bayan ng Sodom at Gomorrah, yung tore ng Babel, at yung pagtawid sa dagat na pula. What do you think history is in the Bible? Is that a mythological story or real history? Ano po sa palagay ninyo yung kasaysayan na nakasulat sa Biblia? Ito po ba ay tunay na kasaysayan o mitolohiya lamang? This is the real history. We can believe through the evidences. Ito po ay tunay na kasaysayan at pwede po tayong maniwala sa pamamagitan ng mga ebidensya. Meron po ba ebidensya? Wala na. Meron. Yeah. Very clear evidence. So, this Bible is true and God's Word. Malinaw po na ebidensya, kaya ito pong Biblia ay totoo at tunay na salita ng Diyos. Tomorrow, we are going to study about the prophecy. How the prophecy of God exactly fulfilled. At bukas po, pag-aaralan po natin yung mga propesya at titignan po natin kung paanong natupad o nangyari yung mga propesya ng Diyos. Especially, tomorrow we are going to study about the history of Israel. Lalo na po bukas, pag-aaralan po natin yung kasaysayan ng bansang Israel. Yeah, Israel is God's witness. Yung bansang Israel, sila yung saksi ng Diyos. Let's look at Isaiah chapter 43 verse 10. Tignan po natin sa Isaiah chapter 43 verse 10. Okay, babasahin ko po.
Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. You are my witness, God said. Israelite is the God's witness. Kayo'y aking mga saksi, kaya yung bansang Israel, sila yung saksi ng Diyos. We should clearly understand this. Only the Jewish people can be a God's witness. Kailangan po maging malinaw sa atin ito na yung tanging bansang Israel lamang yung saksi ng Diyos. But here in the Philippines, Jehovah's Witness, they are Jehovah's Witness. But the Filipino, American, Japanese, Korean, they cannot be a Jehovah's Witness. Kaya dito po sa bansang Pilipinas, may mga taong nagsasabi na sila ay saksi ni Jehovah, saksi daw sila ng Diyos kagaya nga ng Jehovah's Witness. Because God said to the Israelite, the Jewish people, you are my witness. Ngunit tanging saksi lamang ng Diyos yung Israel dahil sinabi sa kanila ng Diyos, kayo'y aking mga saksi. So let's think about why God chose Israel among the nations. Kaya pag-isipan po o pag-aralan natin kung bakit pinili ng Diyos yung bansang Israel para maging kanyang saksi. Yeah. Number one, to testify Jehovah as a witness. Pinakauna, upang magpatotoo na bilang saksi ni Jehovah. And number two, the few stubble. Israel is a small nation rather than any other countries. Ikalawa, sila yung pinakakakaunti dahil sa lahat ng mga bansa, kakaunti lamang yung populasyon ng bansang Israel. Yeah, all the population of the Jewish people, less than 18 million. Yung populasyon ng lahat ng mga Israelita sa ngayon ay nasa 18 million lamang. But what about the Philippines? 1.1 million. Ngunit paano naman? No, 110 million. Ngunit nga sa bansang Pilipinas naman po, nasa 110 million yung populasyon. So when we compare the population, we can understand Israel is small nation, small country. Kaya kung ikukumpara natin, kakaunti lamang yung populasyon ng bansang Israel. Because God wanted to show His power and then His ability through the small Israel. Dahil nais pong ipakita ng Diyos yung kanyang lakas at yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng napakaliit na bansa. For example, there is a small wrestler and a little boy. Halimbawa po, mayroong isang maliit na bata at isang sumo wrestler. Most of the people, they think small wrestler is much stronger than this little boy. Kadalasan po sa mga tao, iisipin nila na yung mananalo sa dalawang ito, yung sumo wrestler kaysa doon sa bata. But let's think, small wrestler is the strong nation and the little boy is small Israel. At isipin naman po natin yung sumo wrestler na ito yung mga malalaking bansa at yung bata naman ito yung maliit na bansang Israel. And if the God gives the power to this little boy, yeah, it will happen. At kung bibigyan ng Diyos ng lakas o kapangyarihan yung Israel, ganito po yung mangyayari. If you look at the history of Israel, it is really fulfilled. Kaya kung titignan po natin yung kasaysayan ng bansang Israel, ito po ay totoong nangyari. Because Joshua chapter 23 verse 10 says, one man of you shall chase a thousand. Sabi nga po sa Josue chapter 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. Why? Because God, the Lord God, is who fight for you. Bakit? Dahil ang Panginoon ninyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. This is the newspaper, Captivity Exchange. One Israel soldier versus 1,027 PLO soldiers. Kaya isa po itong pahayagan, sabi po, kapalit ng isang Israelita, 1,027 na sundalo yung kapalit. Since Israel became the independent country, there were several the Middle East war. Simula po na maging malaya yung bansang Israel, sila po ay nasangkot sa napakadaming mga digmaan. First Middle East war, 45 million. And then there were the five Arab nations allied. They fight with Israel. Kaya yung pinakaunang digmaan dito, nasa 45 million na sundalo, nasa limang Arab nations yung nagsama-sama dito, kalaban nila yung Israel.
the ratio 70 against 1, but Israel became winner. Kaya yung ratio po niya ay 70 laban sa isa. Ngunit yung bansang Israel yung nanalo sa digmaang ito. Especially the third Middle East war, we call this Six-Day War, it is very famous. Lalo na po yung pinakasikat sa mga digmaang ito, yung Third Day War na tinatawag, meron itong Six-Day War. At the time, 14 Arab nations, they allied. And the population was 150 million. Yung panahon nung panahon pong ito, nasa 14 na bansa ng Arabo, yung nagsama-sama, yung bilang nila, 150 million. Israel, just 2.2 million. At yung sa Israel naman, 2.2 million lamang. But Israel won in this war. Ngunit sa laban na ito, Israel yung nanalo. Yeah. Look at this. This black, small, the country is Israel. All other reddish territory indicate 14 Arab nations. Kagaya po nito, yung ibang mga bansa na kulay pula, ito po yung mga bansang Arabo laban doon sa napakaliit na bansang Israel. Israel is only believing in God, but other Arab nations, they are believing in Allah, all the Muslim. Kaya tanging bansang Israel lamang yung naniniwala sa Diyos at yung mga Arabong bansa na ito ay naniniwala sa Allah. And also, Israel located at the center of the world. At ikatlo, yung bansang Israel ay matatagpuan sa sentro ng mundo. Yeah. This is the center of the world, right? There is the Mediterranean Sea. Kaya ito po yung pinakagitna ng mundo, kaya nandito po yung Mediterranean Sea. Yeah. So, Bible says, who dwells in the midst of the land? Sinabi nga po ng bansa, ng Biblia, silang mga nananahan sa gitna ng daigdig. And number four, to entrust God's word. Ika-apat na dahilan upang ipagkatiwala sa kanila yung salita ng Diyos. All this Bible, Old Testament 39 books, New Testament 27 books, 66 books written by the Jewish people. Ito pong buong Biblia na ito, sa lumang tipan meron itong 39 books at sa bagong tipan meron itong 27 books. Pangkalahatan, ito po ay nasa 66 books at lahat po ng ito ay isinulat ng mga Hudyo. Yeah, Romans chapter 3 verse 1-2, babasahin ko po. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So, chiefly because to them were committed to the oracles of God. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. This is the reason why God chose Israel. Kaya ito po yung dahilan kaya pinili ng Diyos yung bansang Israel. This is important. Number five, God chose Israel for the example as the example for Gentiles. At ito po ay napakahalaga, ikalimang dahilan ay upang maging halimbawa yung Israel para sa mga Hentil. Tomorrow, we will study about the history of Israel. When the Israelites disobeyed the God's word, they received the curse, punishment. At bukas po, pag-aaralan natin yung kasaysayan ng bansang Israel. Nung sila po ay sumuway sa salita ng Diyos, sila po ay tumanggap ng sumpa. Yeah. Although God sent a prophet and then servant, but Israelite, they did not listen to the God's word. Kahit na nagsusugo ng propeta yung Diyos sa mga Israelita, ngunit sila po ay hindi nakinig sa salita ng Diyos. But according to the Bible, when they disobeyed to the God's word, it is already prophesied so many kind of the curses and also punishment in the Bible. At ayon po sa Biblia, nakapagsusuway sa salita ng Diyos yung mga Israelita, nakasulat na sa Biblia kung ano-anong mga parusa at sumpa yung kanilang tatanggapin. And it is really fulfilled through the history when the Israelites disobeyed to the God's word. At ito po ay totoong nangyari nung mga panahon na sumuway sa salita ng Diyos yung bansang Israel. Yeah, we should know God chose Israel as the example for the Gentiles. Kaya dapat po nating malaman na yung Israel ay pinili para maging halimbawa sa mga Hintil. Yeah. So tomorrow, we will study about the prophecy and then how the prophecy of God exactly fulfilled through the history of Israel. Kaya bukas po, pag-aaralan po natin yung tungkol sa propesya at kung paano ito nangyari at titingnan natin kung paano. And also tomorrow, we will study about the signs in the end of age. At bukas din po, pag-aaralan natin yung mga tanda sa katapusan ng huling panahon. Yeah. Future history also prophesized in this Bible.
Kung ano po yung magaganap sa hinaharap, nakasulat na rin po dito sa Biblia. So tomorrow, we are going to study more important things. I really hope everybody that will continue attending to this Bible seminar until the last day. Kaya bukas po, mas pag-aaralan po natin yung masigit na mahalagang mga bagay dito po sa Bible seminar na ito. Kaya umaasa po ako na makakadalo kayo bukas hanggang sa huling araw. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay makapakinig ng iyong salita. Today, through the historical evidences, we came to understand this Bible is really true and God's word. Sa pamamagitan po ng mga ebidensya sa kasaysayan, naunawaan po namin na ang Biblia ay totoo at tunay na salita ng Diyos. Let us have a humble mind in front of you so that we can clearly understand what is the real truth. Nawa magkaroon po kami ng kapakumbabaang loob sa harapan mo nang sa gayon maunawaan po namin ang katotohanan. Please help us to attend this Bible seminar until the last day. Pakiusap, tulungan mo po kami na makadalo sa Bible seminar na ito hanggang sa huling araw. Although we are busy and also we have a lot of schedule, but let us have a priority to attend this Bible seminar first. Kahit po na kami ay mga abala at marami kaming dapat gawin, nawa magkaroon kami ng prioridad upang dumalo muna sa Bible seminar na ito. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.